so when he sailed to London, England, one of the first things that he did was to buy a copy of an English Bible. At ito ay yung King James Bible. This is key to the movie. Because Rizal read the King James Bible. When he returned to Asia in 1891, first to Hong Kong, where he practiced ophthalmology, dala-dala po niya yung Bible niya, King James Bible. When he came back to the Philippines on June 28, 1892, dala-dala po niya yung King James Bible niya. Kasi, galaw siya ng English. Nakatag niya yung La Liga Filipina on July 3, 1892. On July 6, 2 days after, ipinadakip siya ni Governor General Dispohol. Ipinatapon siya sa dapitan. The only book that was allowed by the Spaniards in the suitcase of Rizal was the King James Bible. So he brought his King James Bible because the Spaniards allowed him to do so to the pita where he was inside. Kaya alam niyo po naman, prisoner siya. Parang si Ninoy Aquino, pina Roger Arienda. Buhay pa ba si kapatid na Roger? Buhay pa siya. Miss ko yan. So nung nakulong sila, eto na si Rizal. Nung nakulong siya, ang tangi niyang nababasa, wala namang newspapers na nababasa ng si Rizal. Ang mga newspapers, maybe sa Manila, okay? Ang nababasa niya, yung Biblia niya, King James Bible. Kaya alam niya yung, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. John 3:3. As many as received him, to them he gave the right to become children of God. Kasi nandito po sa hawak-hawak ng Bible, di naman naiiba yan. John 1:12-13. Alam po ni Rizal yun. And this time, he was a prisoner. Hindi na siya yung Rizal sa Europe na nakakagalan, libre. Okay? Hindi na siya yung iba na itong situation niya. Prisoner siya, exile. Abandoned by friends. Yung mga kapwa niya masod, nakalimutan na siya. Nag-iisa siya ngayon. Nandun siya sa libli. Napunta na po ba kayo sa dapitan doon na kayo na exile niya? Dalawang beses na po ako na... Hindi, tatlong beses na ako nakapunta doon. Kasi nag-shooting po kami doon last December 2018. Okay. Shooting po kami doon. Napakalungkot po nung pina-exile niya ni Rizal. Siguro, kaya medyo sumaya ng konti kasi may bagong building. No? Pero yung first and second visit ko doon, ang lungkot pala nito hulugan na ito. Napakalibli. And now, 1892, he arrived in Dapitan on July 17, 1892, at 7 o'clock in the evening. This time, as a prisoner of Spain. And the only book he had was a King James Bible. This is a time when Rizal became serious with the Lord. And he committed his life to Jesus Christ. This is the untold story about our national hero, which I want to tell through the 21 movie series, The Life of Rizal in the Pitan as a Child of God. And because there is a Rizal law, there is a Republic 2514, we can bring the life, the writings, the story, the untold story of Rizal to our students. You cannot do that with other movies. You cannot show
Fernando Po Jr. to students in the public and private school. Mm-hmm. You cannot show in Wemasigat here Alden Richards in the public schools unless he acts as result. Okay? So this is what we want to do. To present to the students in the Philippines and of course to our fellow Filipinos who are not students. Because in the Rizal Law, it includes all barangay or tawag mo, barrio. It includes all barrio officials should organize and teach the people in their barrios about the life, writings, and works of Dr. Jose Rizal. And what we want to present is the untold story. Of course, yung mga common stories, include doon. Ano ba yung mga common story? Sinulat niya yung Noli and Philly. Common story, ano natin yan? Ano ba? Si Rizal ay lumaban sa Espanya. Alam natin yan. Pero yun, ang mga naging love interest ni Dr. Rizal. By the way, ang tawag lang, Playboy si Rizal. Pero sa research ko, hindi naman. Hindi pala. Tatlo lang ang naging girlfriend niya. At faithful siya sa tatlo, one at a time. Okay? Ang una naging girlfriend niya ay si Leonor Rivera. 11 years. Kaya kahit may mga nangingit siya na magaganda, mga Espanyola, si Jose Isa, mga British, na na-attract siya, siguro, naliligaw siya, pero naalala niya, may girlfriend ko sa Pilipinas. So hindi siya pwedeng mag-commit dun sa mga women na napili niya. Until Leonor Rivera got married to Charles Keating. 2 days before the birthday of Rizal. Kailan birthday ni Rizal? June 19, di ba? June 17, 1890, ikinasal si Leonor Rivera kay Charles Kitty, yung British engineer ng Manila, Tutuban, Daguban Railroad. Okay. So, malungkot. Malungkot yung nangyari sa kanya. Noong ikinasal na si Leonor Rivera, doon lang siya nanligaw talaga. At ang naging second girlfriend niya ay si Nelly Boston. Ang nanay ni Nelly Boston ay Pilipina, pero ang tatay niya ay British. Okay. Pero hindi nag-work yung hindi sila ikinasal kasi ayaw ng parents ni Nelly. Kasi doktor lang daw si Rizal. Yung tatay kasi ni Nelly Boston, parang ayala, kumbaga, ng mga time na yun, okay? Eh si Rizal, doktor lang daw, kaya ayaw nila sa kanya, okay? When the second love story failed, Rizal came back to the Philippines. First, as I said, in Hong Kong. Came back to Asia, first in Hong Kong. And then, to Manila, and exile to Dapitan. Doon sa Dapitan, may mga, nung nandun ako, ito ay kwento, no? Anyway, kwento ko din sa inyo. Doon pala sa Dapitan, may mga na-inlove kay Rizal ng mga Pilipina. Pero hindi na yun nakasulat sa mga libro. Okay? So, doon sa movie one, present din namin yung isa sa mga na-inlove sa Rizal. Okay? Eh si Rizal, 5'3 si Rizal, hindi masyadong matanggal. Pero, may tsura, diba? Kailan nyo naman yung picture niya, okay? Maganda lalaki. So, as sportsman, may isa sa sports. Fencing, shooting, arnis, swimming, yung mga, nakabayan din siya, boxing, judo, yun mga sports nila. Okay? So, may mga na-inlove sa kanya na mga taga-Dapitan. Okay, pero hindi yan na
nakasulat sa mga libro natin. Okay, ito yung mga untold stories that represent natin. Okay? Also, Rizal was an evangelist in Dapitan. Evangelist si Rizal nung nasa Dapitan siya. Yan ang another untold story. Okay? Kasi, kapag nagbabasa ka ng Bible, natural lang sasabihin mo kung ano yung nababasa mo, di ba? Doon sa mga namimik mo, right? Halimbawa, nagbasa ka ng newspaper, nabasa mo, China virus, galing pala sa Wuhan to, okay? Sasabihin mo din sa mga kasama mo, may virus na palang kumakalat, mag-ingat kayo. At baka dumating dito, okay? Sasabihin mo yun, kasi nabasa mo eh. So, nagbabasa si Rizal ng Bible, yun lang ang nababasa niya during his difficulties as a prisoner. Of course, binigyan din siya ng ibang libro later on, yung The Imitation of Christ. It's a devotional. You can buy it in National Bookstore and OMM. Maybe they have copies. Pero itong Bible, ang main book na nababasa niya, siyempre sasabihin niya sa mga namimik niya, mga pasyente niya, o may sakit. Okay? Doktor siya, nagagamot siya. Isang problema niya, kulang o walang gamot. Ang gamot, manggagaling pa sa Manila. Okay? Yung bata, nagigingalo. Anong gagawin niya? Yung nababasa niya sa Bible na pinag-pray yung mga may sakit. Eh, pinag-pray din niya yung mga pasyente niya. Kasi ito nagbabasa niya sa Bible. Okay? At sinasabi niya sa mga families ng may sakit, magtiwala kayo sa Panginoon kasi ang Panginoon, the Lord will heal your child. Kasi yun ang nagbabasa niya sa Bible. These are the untold stories of Dr. Rizal in Dapitan. And we want to show this in the 21 movie series that we are producing. Yung una ay sinoshow na namin. Garoon kami ng premiere show sa Sineadaka na sa UP Diliman. At pwede nang ma-show ito sa kahit saan. Okay. Hindi namin isinoshow ito sa commercial theaters kasi ganito nangyari. Nung nag-appoint ako ng tutulong sa amin, sabi niya, lahat ng movies dito sa Pilipinas, before you can show your movie, one, you have to make lagay. Lalagay ka daw sa mga bookers. Sabi ko, pwede yun. Balito eh. Iba naman ito kaliwala natin. So, sabi ko, hindi na lang ganun. We will just show it through churches and to schools. So, meron po kami mga movie projectors at yung movies po ngayon, USB na lang, di ba? Noong panahon namin, rollo ito. Ngayon, ganito na lang yung ano, yung movie, hindi na. So, madadala mo kahit saan. Hindi na yung mabigat na RAM. So, we are going to show these movies. The production time is 10 years. So, this is our third year. Imagine yung, sabi ko sa inyo, yung Shake, Rattle and Roll, 30 years. Nilang produce 15 movies, 30 years. Ito po, 21 movies, ang time frame ko namin, 10 years. Kaya medyo malaking trabaho to. Okay? But because we are convinced of what we are doing, since this is an evangelistic movie series, by faith, we are going to do it. As a matter of fact, we are shooting 1892, the fifth movie. Okay. Now, how will you get involved? Ito po kasi yung effort ng mga Christian. Di naman po effort ni Norbert Mercado ito eh. Isa lang po ako sa mga
Kristiyano dito sa Pilipinas. Ito pong salita ng Panginoon, ang sabi niya, "Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And you shall be my witnesses in Jerusalem, and Judea, and Samaria, and to the end of the world, to the ends of the earth." Nobody is accepted if you call yourself a follower, a disciple of Jesus Christ, like Jose Rizal. You are not exempted in preaching the gospel to all peoples in Jerusalem, Judea, and Samaria. In your place, in our city, in provinces, and in the remotest parts of the earth. Tayo po lahat ay involved dyan. Walang accepted. If you belong to the army of the Lord, you are not accepted. Amen. So, this is our effort now. And I am here not just to present the making of the 21 movie series by faith po ito. Okay? Kagaya nga sabi ko kanina, ano 80 million ang tulad ni Philip Bigoso ng GFA 7. So, how can you get involved? I'll end my message in Roman numeral 3, nasanay po tayo sa outline 1-3. How will you get involved in this, in the showing of this movie series? Remember, there are 28 million students in the Philippines. These students are the target of the communist. Gusto ng mga komunista na maging komunista din mga ito. Maging radical, ibagsak nila ang ating gobyerno, palitan ng ang Republika ng Pilipinas na katulad ng kay Kim Jong-un doon sa North Korea. Ito yung objective nila. Kaya nga gusto nila si Bonifacio maging national hero kasi si Bonifacio sabi niya, sugod mga katipid, ang mga kapatid. Katipid pala yung advertisement. No? Subot mga kapatid! Ayun ang gusto nang gawin itong mga aktivista, itong mga radical, itong mga komunista. Alam ko po yan, kasi pinag-aralan ko yan. Remember, I'm a graduate of the University of the Philippines. Okay? I was involved with the radical movement. Muntik na akong maging komunista. Pero, by the grace of God, on November 24, 1972, there was an American missionary named Ken Hutchison who shared the gospel with me. Si Ken ko patay na. Nagka-cancer siya. He was a missionary at the Campus Crusade for Christ. I learned a few days ago na namatay na siya. He is with the Lord. So, alam mo po yung target ng mga komunista kasi kasama-sama ko sila mga kapanahonan na yan. At yan po ay hindi nagbabago. Ganun din po ba ang target nila na walisin yung serve the people, pasad lang po. Ang gusto nila ay walisin ang God sa society. They want to build a society without God. Kaya lahat po ng mga komunista, ateista yan. Walang Diyos. Ang paniniwala nila, everything is matter. They don't believe in heaven or hell. Nakatulad ng paniniwala nila.